Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo magkwentuhan. So ang NBA ngayon ay puno na nga ng young talents at panibagong henerasyon na talaga ito ng mga players. Kanina lang nga ay nabigyan tayo ng halimbawa nito. Si Zion Williamson ay gumawa ng 33 points, 10 rebounds and 5 assists. Si Jason Tatum ay nagtala ng 49 points at 11 rebounds on 8 of 12 shooting sa 3 points. Si Devin Booker ay gumawa din ng 51 points at 6 assists on 20 of 25 shooting sa field at 6 of 7 shooting sa 3 points. At ginawa niya lamang ito sa loob ng 3 quarter. Typical night din kay Giannis Antetokounmpo na gumawa ng 37 points, 14 rebounds and 7 assists. 29 points din si Anthony Edwards, 17 points, 9 rebounds and 12 assists si Nikola Jokic kanina. At 41 points, 12 rebounds and 12 assists si Luka Doncic kahapon. So talagang bagong henerasyon na nga ito ng mga very talented young players. Ganun pa man si Lebron nga ay nakikipagsabayan pa din sa mga batang player na ito. Kanina ay nagtala siya ng 31 points, 7 rebounds and 8 assists on 12 of 18 shooting sa field at 6 of 8 shooting sa 3 points. Ganun pa man, hindi lang nga si Lebron ang may edad na player na dapat natin bigyan ng credit dyan dahil si Kevin Durant ay nagtatala din ng 37.8 points per game sa kanyang last 4 games and on a very efficient 62% shooting sa field, habang si Stephen Curry naman ay pangalawa pa din nga sa may pinakamataas na average points per game sa buong NBA ngayon. Siya ay gumagawa ng 31.4 points, 6.7 rebounds and 7 assists per game on 51.8% shooting sa field. Kaya naman, i-appreciate natin ang mga player na ito hanggat naglalaro pa nga sila. Hindi naman porket idolo mo ang isa ay kailangan mo nang hilahin ng isa pababa. Pwede mo naman maging idolo silang lahat. Ano ba masasabi nyo tungkol dito? Isingit na din natin sa update na ito na papakawalan na nga ng Lakers ang shooter nila na si Matt Ryan. Ngayon ay tumungo naman tayo sa Milwaukee Bucks. Tulad ng inaasahan, isa sila sa mga top teams sa NBA ngayon. Sila ay may record na 12 wins and 5 losses. At karamihan nga dyan sa mga talo na yan ay tuwing nagpapahinga ang kanilang mga starters. Ang team na ito ay muling pinapangunahan ng MVP performance ang 2-time regular season MVP, former finals MVP, and defensive player of the year Giannis Antetokounmpo. Tatala siya ng 30.9 points, 11.4 rebounds, 5.4 assists, 1 block and 1 steal per game while shooting 53% sa field. Bukod sa kanya ay nagpapakita nga ng another solid year si Drew Holiday. Pinapakita niya na isa siya kung hindi man siya ang best two-way player ngayon sa NBA. Ang kakayahan niya na pangunahan ng opensa at i-shutdown ng best player ng kabilang team ay malaking tulong sa team na ito. Si Brook Lopez din ang nangunguna ngayon sa NBA sa pinakamataas na average blocks per game. Pangalawa naman si Bobby Portis sa pinakamadaming double-double sa NBA kahit na off the bench siya at naglalaro lamang ng 27 minutes per game. Malaki din ang ambag ng ilang role players sa tulad ni Grayson Allen, Javon Carter at Jordan Wara. At ngayon nga ay another good news para sa mga fans ng Milwaukee Bucks dahil ang multi-time all-star and one of the best two-way players sa NBA na si Chris Middleton ay posible na ngang bumalik sa Biyernes laban sa Lakers. Hindi natin alam kung limited minutes ba siya, ganun pa man anytime nga na makakakuha ka ng tulong mula sa isang player na minsan nang gumawa ng 40 points sa NBA Finals, malaking tulong nga yan. Sa ngayon, ang hinihintay naman na pagbabalik ng Bucks ay kay Pat Connaughton at Joe Ingles, dalawang player na makakatulong sa both ends ng court sa wing position. Ano ba masasabi nyo tungkol dito?